sa finances na lang. Minsan, nagtatakpan ganito. Kasi ako ang taong hindi ako lang umutang. Bakit ngayon parang, totoo yan, hindi ko malaman. May nagsabi na hindi, nakalaan ka na talaga ng pagkakautang sa ganyang panahon. Sabi ko, hindi, sinadya ang tao yun. Hindi ba kayo, bakit akong tatay sa utang? Sabi si Lord, paano ba? Pero ako'y hindi nagumroblema. Alam mo kung bakit? Hihingi ako eh. Ang sabi niyo, sa Matthew 7:7, humingi ka, hindi kayo bibigyan. Eh saan tayo hihingi? Eh hindi o doon sa Diyos natin. Anak na tayo ng Diyos eh. Ang lahat na tumanggap sa Diyos, sabi sa Diyan, John 2:12 ba yun? Ang lahat na tumanggap sa pinagkalong ko ba ng karapatan magiging ng anak ng Diyos. So, anak ka ng Diyos. O, pag sinabi anak ng Diyos, ano? Sino ba ang Diyos? May-ari ng lahat. O, di manghingi ka loon, eh anak ka eh. Nandiyan na ba kayo? Sabi ko, Lord, marami akong utang. Ha? Siguro, kasabi-sabi ni Lord, nangutang ka, hindi ka nagpaalam sa akin. Pagbabayad na, pati ako. No? Kasabwat yan sa bayaran. Pero ganun naman, ito yun eh, ito ang kaganda, hindi tayo pwedeng pahintian ni Lord. Kasi nga mga anak na tayo. Kaya anong sabi? Hingin ninyo ang inyong kaibigan, pero ang root cause, kung nananatili kayo sa akin, eh kayo naman nakakaalam na kayo'y talagang nananatili, no? At tayo nananatili. Kaya daw po, itong ulitin ko, hingin ninyo ang inyong makikibigan. So ito lahat instruction ng Panginoon. Hindi sinabi ng tao, pag sinabi ng tao, huwag mong paniwalaan kung pwede yun. Kasi malamang-lamang, sa hindi magkatotoo yan. Pero dahil sinabi ng Diyos, paniniwalaan natin. Kasi bakit? Diyos ang nagsabi. Ang hirap minsan, ganito. Sino ba talaga ang powerful na speaker? Alam mo, sa totoo lang, doktor ang powerful. Kasi pag sinabi ng doktor, inumin mo to. Mahit ang makapait. Ako, inom ka naman ang inom. Makapait. Tama. Diba? Inumin mo yung mga maintenance. Grabe kapait. Inom ka na, grabe kapait. Sinubukan ko sa Pintina, mapait din. Ito na lang akin, pareho lang naman ang pait eh. At least, okay. So, sino ang powerful? Siya! Bakit? Kasi ganyan-ganyan. Pero sa totoo lang, ito, ha? Alam nyo naman eh. Ang doktor kasi, minsan una papatay sa pasyente niya. May kilala ako, hanggang believe na believe ako sa kanya. Kasi may butika siya, may ano siya, grabe siya magbigay ng... Pero, nakuna siya patay sa akin. Yun yung family doctor namin. Nanak ko minsan magpagamot ako, wala na, natigot na. Inatake. Nandiyan pa ba kayo? Amen! Okay. Stress. So, I'm not against ha, kasi ginamit na kasangkapan ng Panginoon yan. Kaya lang minsan, sobrang believe natin, no? Ito may sharing lang ako sa inyo, ha? Para, kasi minsan mali eh. Kaya kayo bago kayo paniwala sa sinabi ng tao, magpasik ng opinion kayo third and fourth kung pwede. May naranasan ako masakit. Suspect ko, sabi ko, may breast cancer na ako nito. Kung iyon ang paniwala ko na may breast cancer, ako umiyak ako, namilindilin na ako, alam yun namilindilin. Nag-iwan na ako ng mga power. Ano ba ito? Dalawa? Nag-iwan na ako ng ito na last ko kung sabi ko, pagmamatay na ako. Kasi sakit eh. Kala ko may breast cancer ako. Ang sakit talaga pag tinalawang pa. Kasi sabi nila, sabi naman ang iba, pag tinaas mo daw na ganyan, ang masakit ang kinikin. Hindi, iyon na daw yun. Eh, every time na tinataas mo, ang sakit. Pumunta ako sa doktor, anong sabi ng doktor? Ano ba naramdaman mo? Di in-interview ako, ganito daw. Tapos may nakita na, aywan ko kung kinamot mo yun. Sabi niya may dumagba sa iyo ng kwan, kung pirahin niya, pirahin daw. Ay, hindi yan. Hindi ako maniwala na pirahin. May nagsabi naman ganito. Tinalito na ako kung ano talaga. Kasi hindi ko pinaniwalaan ang doktor dahil sabi, pirahin. Excuse me lang sa mga doktor, diyan na makikinig. Glory to God. Tapos ngayon, eto pala, eto.
sabi ng ano, sabi ko, sino bang tawagin ko? Eh, ako hindi naniniwala sa mga arbularyo, lalo tigyat yung sabihin eh. Kailangan daw ng dugo ng manok. Ganap! Ako, filosofo ako dyan, hindi pwede. Pero, ang sabi niya, may ano ka eh, may kolibra. Saan? Kolibra. Inanap niya yung kolibra. Shingles pala yan sa English. English. Inaaral ko na ang intensity ng shingles pala na yan ay kung 1 to 10, 10. Ang lahat ng tao na nagkaka-shingles, nagpapa-ICU dahil sa sobrang sakit. Hindi kaya ng pain reliever. Bakit ko nabanggit eh? Isang araw, baka magka-shingles kayo. Matatawag pa kayo. Ay, Jesus Christ. Alam mo ba na ang shingles, ano ba yung shingles? Yung ano daw, yung... Ano yan? Yung bumutong tubig na nakatago daw sa ugat mo na parang aywan ko na buhay yata na yung likod-likod na ganyan. Paikot yan. May paikot daw sa mata, sa liit, sa dito, sa baywang, kung saan yan. Paikot yan. Eh, meron ko shingles pala yun. Operahan ang likod ko. Isipin na ninyo. Alam mo kung anong gamot? Ano lang? Yung luyang dilaw. Okay, bakit tayo napunta sa shingles? Hindi yan ang topic natin. Okay. O, so, ang sinasabi natin dito, no? Hingin. Alam mo sa paghingi, kailangan may wisdom eh. Kaya pag sinabi mo, Lord, masakit ang ano ko, kailangan ko pera. Ibibigay ni Lord ang pera, ang pandoktor. Pero ang tanong, ang gagamitin pa na doktor, karapat-dapat yun, baka mamaya. Kasi may kasama kami. May differential dito sa ilong. Inokit ng doktor at ilong, inokirahan. Hindi siya nagpa-second opinion. Pagka okay dito ilong, isang ilong na lang natira, yung isang butas na lang natira. Imagine ninyo ha, tumagos dito sa mata, tinanggal din ang mata dito. Kaya may ano siya, nakatakip dito, attender namin to. Na nakatakip dito, nakatakip dito. Ito na lang mukha niya, nagkalahati na lang. Kaya panalangin ko, Lord, pag ako mamatay, huwag mo bawasan ang katawan ko. Hindi, kasi maraming may bawas din sa may diabetes ka. Putulin. Eh, para sa amin, putol na dito. Eh, umakyat dito dahil naglumala ang diabetes. Pinutol na naman dito. Eh, di, kagrangkot na lang ang natira. Sabi ko, sa doon ang putulin. Kaya ngayon pa lang manalangin na kayo, nako. Nako tayo naman mamatay. Huwag naman, huwag ko kahit bawasan. No, glory to God. So ito yung kagandahan. Totoo po ito. At least tayo ay preparation. Sabi nga sa kanta, bawat buhay simula at bawat simula may katapusan. O, akala nyo wala. Ngayon, ang kamatayan, o sa kamatayan na tayo, kanina, ano natili ba? Sa kamatayan. Okay, ang kamatayan is ano yan? Ano yan yung... Ano ba tawag dito? Lumabas siya. Secret yan! Wala nagkakaalam yan. Diyos lang ang nagkakaalam yan. Glory to God. Diyos lang ang nagkakaalam. Kaya nga inahanda tayo ni Lord eh. Sabi niya, relax lang kayo. Manatili kayo sa akin. Bakit sa pananatili? Anong mangyari? Maririnig mo yung boses ng Diyos. Although na boses ni Sister Los, yan ang pinaparating ng Panginoon sa inyo. Yung salita niya. Kasi kung hindi natin marinig ang salita, kagaya nila Father, ang ganda ng mga paliwanag nila, di ba? Marinig ang salita, mai-apply sa buhay. Kasi kung hindi mo alam, hindi mo siya mai-apply. Magkaroon ka ng sariling mga application sa sariling karunungan mo lang, sa sariling mong kaalaman. Kasi hindi mo alam ang salita ng Diyos. Kaya ito yung kahalagan ng pananatili. Kaya nga ang sabi ng Diyos, sinasabi ko ito sa inyo, sabi niya sa John 15:7, sinasabi ko, verse 11, sinasabi ko ito sa inyo, ang mga bagay na ito, upang makahati kayo sa aking kagalakan at malubos ang inyong kagalakan. So in other words, tinitingnan ng Diyos na ibig sabihin, yung isang buhay na the best ang maibigay sa atin, sa totoo lang. Kaya nga siya, ako na lang ang magdusa para sa inyo, para matanggap nyo ang the best. Eh ano ang keywords? Pananatili.
At doon sa mananatili niyo, doon natin maririnig ang tinig ng Diyos. Nang sabi nga sa John 1:1, ang salita ay Diyos. Hindi lang yung nakikita natin na image o nararamdaman ang presensya ng Diyos, kundi ang salita ay Diyos. At dahil ang salita niyo narinig niyo, mai-apply niyo ngayon sa buhay niyo, then and only then na makikita niyo kung anong buhay ang nais ng Diyos na maranasan niyo. Amen? Amen. Ngayon, dito sa mundo na ito, bakit tayo mananatili sa Panginoon? Kasi may intervention pa ng kalaban. No? Grabe pa ang pakikialam ng demonyo sa buhay natin. Kahit ka dito sa atin eh, pag pwede tayong guluhin, kaya magkakasama ng pagkukulang kahit nagkaganoon. Diba? Kasi nga may intervention, kung hindi magkakasundo-sundo, simple ba kayo, nag-aaway ba? May mag-asawa nga eh. Diba? Nag-aaway, nag-iiwalay, kung ano-ano. Kasi may intervention pa ng kalaban. Ngayon, ang pananggalang natin, ito yung pananatili. Dahil dito ituturo yung tamang panalangin, yung tamang paglilingkod, yung tamang kagawin, yung ganito ang ano, instruction ng Panginoon. And then, narinig ko na yan eh. Pero pag ano, balik na naman, ganun na naman. Kasi ganun din naman tayo, paulit-ulit, paulit-ulit. Kayo nga, kumakain ng kanin, paulit-ulit din, paulit-ulit. Ulit-ulit lang ang buhay, kaya kailangan ulit-ulit din yun ang Panginoon. Yung kanyang salita, para ito'y mag-rema sa mga puso natin. Amen? Amen. No, God. Kaya nga, sabi ni Joshua, as for me and my house, we would serve the Lord. Manatili po tayo sa presensya ng Panginoon upang maranasan natin at malubos ang ating kagalakan. Ayaw na, tayo'y mahiwalay, kagaya ng prodigal son, in spite of the fact na bumalik at nakaready na lang ang ama, mas maganda na yon na tayo'y hindi makaranas ng mga bagay na gagawin ang kalaban sa buhay natin. At makikita natin ulit dito ang buhay na pangako ng Diyos, isang buhay na ganap at kasiyasiyan. Dahil po magsitayo, maraming salamat ng Diyos sa tunay na Diyan.